Kumusta kayo mga mari at pare? Dahil nga linggo ngayon ay magsisimba naman kami. Si Ate Rose nga lang ang panganay ko, ang aking kasama ngayon na magsimba. Sa susunod na nga lang kaming magsama-sama na magsimba. Dahil nga wala kaming budget ngayon, dalawa lang kami ni Ate Rose. Dito nga lang kami nagsimba sa may malapit sa Balintawak Market sa St. Joseph. Pagdating nga namin dito sa may simbahan ay nagtirik muna kami ng kandila. Ulang kandila nga ang aking pinili para sa success at luck. At ang isa naman ay puti para sa aking tatay. Magbabawas nga tayo ng kasalanan. At ipagdarasal natin na maging successful tayong vlogger. Pagkatapos nga naming magsimba ay sasakay muna kami sa jeep papuntang Muñoz. Nakisuyo kasi ang aking kapatid na tumingin ng presyo ng cellphone. Malapit naman tayo dito kaya pumunta na kami pagkatapos namin magsimba. Pagdating nga namin dito sa Walter Mart ay dumiretso kami agad sa first floor at tumingin na kami ng mga cellphone. Una nga naming pinuntahan ay ang parte ng mga Vivo cellphones. At ang gaganda nga ng mga cellphone, matataas din ang mga gig nito, pwedeng-pwede sana itong pang-vlog. Kaso dahil wala pa tayong budget dyan, ay tingin-tingin muna tayo. Pero someday, malay mo naman, magkaroon na tayo ng budget. Sumunod nga naming pinuntahan ay ang mga Ofo cellphone, magaganda rin ang mga klase nito. Pagkatapos nga namin dito sa Walter Mart, ay naghanap muna kami ng makakainan ng merienda. Dito nga kami pumunta sa may likod ng Walter Mart at maraming ang pagkain dito. Ang una nga naming binili ay 10 pisong hubad na mani. Sumunod nga na binili namin ay kwek-kwek at saka kalamares. Meron din silang panindang kikyam. Habang niluluto nga ay sobrang bango at nakakatakam na ang sarap ng kumain. Bumili nga kami ng 7 pirasong kalamares. At kumain muna kami dun sa may gilid bago kami mamalengke. Napaso pa nga si Ate Rose dahil sobrang init nga ng kanyang kinain. At dahil nga nandito na kami ay mamamalengke na rin kami ng aming uulamin. Bumili nga ako ng mga halagang 100 pesos na hipon dahil yun lang ang kaya ng budget. Sumunod naman ay ang frozen food, baunin ng mga bata sa eskwelahan dahil ito lang ang mabilis lutuin kapag umaga. At sumunod nga naming binili ay tinapay naman. Bumili nga kami ng buns halagang 30 pesos. Dahil nga may project si Bunso ay bumili nga ako ng pambalot sa kanyang portfolio. Pagkatapos nga naming mamili ay nagantay na kami ng jeep. Hanggang dito na lamang, matsala!